Kayo ba ay napadaan na dyan? Napunta na ba kayo sa NAIA Terminal 3? Nakaw! Diyos ko po. Eh, first time ko makapunta dyan sa NAIA Terminal 3 doon sa second floor. Pagkatapos ng check-in counter, di ba may mga check-in, eh, bago ka pumasok doon sa departure, may second floor doon, eh, may mga kainan pala doon. Eh, di umakyat ako, mga kasama ko. Kumain kami, oo. Aba, eh, pababa na. Sabi ko, saan mababaan dito? Eh, lahat ng apat na escalator, puro paakyat. Parang stairway to heaven. Parang ayaw ka ng pababain. Why? Sabi ko sa guardia, aling guard, saan ba rito pababa? Ay, doon ho, lakad kayo, mga 100 metro. Baba kayo doon sa hagdanan. Sabi ko, may paakyat. Eh, paano ito mga bit? Eh, bitbitin ho ninyo pababa, sir. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, paano kung may naka-wheelchair? Ah, elevator naman doon po, mga 300 metro. Doon po, mag-elevator. Ay ko, ganun ba? Apo. Punta ako sa elevator. Jesus, Maria, siya panghaba ng pila. Yung may mga dalang mga maleta. Eh, siyempre, paano naman ibaba sa hagdanan? Ah, di pila. Ah, di ako, ang ginawa ko, nilukdo ko na lang yung maleta sa ulo ko. Ay, paano ko naman? Ay, paano? Ah, gagawin ko. Alaga, magpadulas ako dun sa escalator. Paakyat yun. Wala nga. Apat yun. Lahat paakyat. Ewan ko naman. Ay, Transportation Secretary Tugadi, sir. Boss, napapasyal ka ba dyan sa NAIA Terminal 3? Ano ho bang kalukuhan nito? Merong escalator, pero lahat ng escalator parang papunta lang sa heaven. Alam kong sabi po naman ni Tatay Diggs, pinauna ko na umakyat sa heaven. Pero iba ho yung ibig niya sabihin, hindi ho yung dyan sa NAIA. Eh baka naman pwede, Secretary Tugs. Ha? Secretary Tugs, baka pwede mo naman palagyan ng kahit isa lang pababa, apat yun eh. Lahat paakyat, sir. Ang pababa, hagdanan, mas mataas pa yung hagdanan. Sus, Diyos ko po. Kung yung escalator parang 10 pie, 10 feet, yung hagdanan parang 15. My goodness! Ewan ko ba? Diyos ko po. Eh paano kung may bit-bit ka dalawang maleta? Sige nga, oh. Ah, wala. Paano ko may stroller, may anak ka pandala? Oh, di isabit mo sa likod mo, yung anak mo. Oh, kulang naman sa, Diyos ko po, itong, ewan ko ba ito, NAIA Terminal 2 na ito, Terminal 3 na ito, puro problema. Yan din yung dating terminal na walang CCTV, na nagbarilan, may binaril dyan na nakuhan, walang CCTV daw. Mali talaga pagkagawa ng hinayupak na airport na yan. Ewan ko ba? Diyos ko po. Oh. Anyway, pag-uusapan ho natin yan at tatawagan natin yung pangatiga na iya. Baka pwedeng, di ba pwedeng forward-reverse yan? Sana naman, i-reverse nyo naman yung isa. Hindi puro forward nila, paakyat. Apat yun eh. Baka pwedeng dalawa paakyat, dalawa pababa. Magkatabi naman. Hindi naman magkatabi. May pagitan yata ng 10 metro. Eh di yung isa pababa, yung isa paakyat. Hindi lahat puro paakit. Hanap ako ng hanap ang punyeta na saan magpababa rito. Sabi ng aling guard, dyan ho, maghagdanan kayo, sir. E paano itong mga gamit ko? Bitin po ninyo, Sir Erwin. Napahiya pa ako. Tama nga naman. Alam nga ba naman siya magbibit-bit? Eh kasi sinubukan ko yung elevator, marami mga naka-wheelchair, mga senior citizen. Alam nga ba, nasipain ko yung mga senior citizen at unahan ko. Eh talaga yan sa NAIA, oo. Ay, nako. Pag-usapan naman ho natin itong anak ng wedding. Kung kayo ho ba ay napadpad na dyan sa NAIA Terminal 3? Oo. Yung bagong terminal daw yun. Oo. Noong Biyernes, kasi lagi naman akong dumadaan dyan. Pero hindi ako umakyat dun sa second floor. Kasi pagkatapos ko mag-check-in, dumidiretso na kagad ako sa departure. Eh, noong Biyernes, may oras pa ako dahil mahaba pa, ha? Aba, kasama ko ho yung aking executive assistant. Oh. Aba, Diyos ko po naman. Pag-akyat ho namin, okay, no problem. Ang problema, pababa. Sabi nga ni Julius,
Sir, ayaw na yata tayong pababain. Nasa linya si Ma'am Connie Bungag, ang Head Public Affairs Department ng Manila International Airport Authority. Magandang umaga po, Ma'am Connie. Yes, Sir Julius. Sir Irwin, sorry. Good morning. Good morning po, si good Julius one. Po. Merry Christmas. Si Julius po yung kasama ko doon sa nung Friday. Tsaka yung family natin. Merry Ma'am, yes, sir. Yung Terminal 3 dyan sa NAIA, yung after ng check-in counter, ano po? May apat dyan na escalator paakyat. Yes, ano, ma'am? Sir. Opo. Ang problema, ma'am, na yung pumunta kami doon at hindi lang pala ako na namumroblema rito, ay marami na pala tayong kababayan. Kaya umabot po yung views ko ng mahigit sa 1 million, ma'am. 2 days pa lang. Na-experience din daw nila. May mga kainan po sa taas, may mga shoppingan doon sa taas. Yes, sir. Ang problema, pababa. Opo. Ay, walang babaan. And the only way na bumaba ka ay maghagdan ka or mag-elevator ka. Yes, sir. Tama so, po yun. So, nangyari po sa akin, ma'am, may mga daladala kami mga maleta, mga hand carry lang naman. Dahil yung check-in, siyempre na check-in mo na yan. Mga hand carry na maleta, dalawa, tatlong piraso. Diyos ko po naman, sabi ko, saan bang hagdana dito? Meron pa kami nakasabay, may daladalang stroller na nanay na pauwi yata ng Mindanao yun. Mayroon siyang maleta na hila-hila, tulak-tulak, na madali siyang umakyat sa taas. Pero nung pababa, nahihirapan na siya. Paano siya bababang ganun, ma'am? Yes, sir. Anong nangyari doon, ma'am? Bakit apat naman yun? Hindi ba po pwedeng gawing, or sino ba nakapag-isip na lahat na lang ng escalator ay paakyat lahat, walang pababa? Opo, sir. May purpose po kasi yun, Sir Irwin. Mm-hmm, mm-hmm. Yun po kasing pinanggalingan ninyo is already a sanitized area. Sabi nyo nga po, that's after check-in, di ba po? Exactly. So, sa security, sa IKO standards po kasi, bawal maghalo ang non-passengers at passengers. Yun pong pupuntahan sa taas is a public area. Alright. So, if we will make the elevators go down, yung probability po of non-passengers going down to the sanitized area is very high. Kaya po, meron po tayong hagdan, escalator, and tama kayo, elevator, sa magkabilang dulo po nung terminal, no? So, yun po ang purpose lang talaga po noon. Para po, walang hindi pasaherong makarating doon sa sanitized area because that will be po a violation of security regulation. I understand, yes, Ma'am Connie, pero ang problem naman ho, hassle po yun and very inconvenient sa mga passengers. Bakit hindi na lang ho, since gusto pala ninyo isanitize yan, ma'am, di lagyan ninyo ng dalawang extra security guard, ma'am, para, oy, saan ka pupunta? Ticket ho ninyo. Katulad ng ginagawa ng security guard sa hagdanan, ma'am, hinahanapan ng ticket na, saan po yung boarding pass? Kasi dapat lahat ng bababaron, dapat may boarding pass. Tama, yes, sir. Po? Tumpak po. O, kung walang boarding pass, di wag niya pasakayin sa escalator, ma'am. Mm-hmm. Baka po pwede. Sige, sir. Nakita naman ho ninyo ang reaction po nung video ko. Umabot po na mahigit sa 1 million views po. At galit na galit. At sinasabing, gusto yata ng taga na iya, pumunta na tayo lahat sa heaven. Naawa lang din ho ako doon sa isang ina, sir. May dalang may karay-karay na bata. Hindi niya alam kung paano. Medyo mataas yung hagdanan. Baka pwede pakisabihan naman dyan, ma'am, yung dalawa i-convert sa pababa, ma'am. At lagyan na lang po natin ang gwardiya. Kasi sige, may sir. Mga areas tayo, ma'am, na sobra-sobra yung gwardiya natin, apat-apat, di maglagay po tayo ng dalawa. Kung wala silang boarding pass, hindi sila pwedeng bumaba sa escalator, ma'am. Di po sige ba? Sige po, sir. We'll look into that po. Kasi po, that will be additional deployment. But I see your point. Nakikita ko po yun. Opo, ma'am. Marami po nagalit. Reviewin ho ninyo. You go to my Facebook page na Irwin Tulfo, FB page. Wala naman pong imposible. Makikita po ninyo na nagalit po yung mga kababayan natin and they don't like it. At maging mga turista daw, ma'am, na gusto kumain muna, pagbaba nila, hindi sila makababa dahil kailangan pa sa elevator, kailangan maghanap ng escalator, ng hagdanan, yung kawawa, ma'am, yung mga may mga karay na bata, tapos may mga mali. Alam mo naman po yung mga tiga-probinsya na kababayan natin, ang daming dala mga pasalubong, may mga biskwit, may mga dalang mga bag, may mga maleta. Yes, sir. Sige, Mama Connie, ano po? Opo, siguro. Hopefully, ma'am, sana, ma'am, by next week, maayos na po ito. Dalawang gwardiya lang naman po, i-pull out natin siguro sa mga entrance-exit, ma'am, at lagay natin tig-isa lang ho doon. Gagawin lang naman ng gwardiya. Meron ka bang
boarding pass, sir. Pag wala, ay pasensya na po. Hindi ka po pwede din dahil sanitized na ho yan. Ganun sana, ma'am. Ano po? Thank you, sir. We'll take this up in security. Sige po. Security deployment. Oo. Tignan po namin. Kasi po, ma'am, pag hindi, naku, mga kababayan ho natin, kasi this is very inconvenient ho, ma'am. Talaga, very, very inconvenient para sa mga passengers, ma'am Connie. Ano thank po? You, sir. I see your point. All right. Thank you po, ma'am Connie Bungag, okay. Head ng po. Public Affairs Department. Oh, hindi ba? Kung sasabi, sanitize tayo. Di ba maglagay tayo ng gwardiya dyan? Oh, masama ba yun? Maglagay ka ng gwardiya? Sasabihin lang, patulad sa kasi sa hagdanan, tsaka sa escalator elevator, may gwardiya. Okay. Sir, patingin ng kuanjo, boarding pass. Pwede sa escalator, lagyan mo rin, bago magsumakay. Sir, tiki sandali lang, may boarding pass ka ba? Hindi, ganun lang yun. Doon sa mga pinto nila, apat-apat, anim-ano yung gwardiya. Iba, nangungulangot na lang. O, di lagyan nila ng OTS. Ha? Sa dami ng pasahero ng gwardiya ng OTS. Di OTS ang ilagay nila kung ayon ng security guard, di ba? Office of the Transportation na Security. Ha? O, maglagay sila doon. Total, dalawa lang naman ilalagay nila na additional. Ano ba masama ron? Sus, Mariusin. Ikay sa ganun, kung gusto na, pahiram natin yung mga gwardiya natin dito. O, itino mo, dala-dalawa yung gwardiya natin. Apat, o. Diyan sa baba, anim. O, diba? Okay lang siguro, Secretary Martin Andanar, pahiram natin itong gwardiya natin dalawa doon sa airport. Ano man yung, para naman sa convenient yung mga pasahero natin, hindi yung parang, Diyos ko po, terrible. Ngayon lang ako nakakita ng airport. Iba yung sinasabi, baka ito na misinterpret ng DOTR, yung papunta sa heaven. Sabi ng iba, bad boy daw ako kasi sinasaktan ko daw yung mga taong masama. Minsan, sabi nila, pinapadala ko sila sa heaven, mauna na sa atin. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pangulo, papunta doon sa NAIA Terminal 3 na heaven. Iba yun. Kasi yung sa inyo escalator dyan, paakyat lang lahat, walang pababa. Gusto rin namin bumaba. Gusto namin bumaba pa sa lupa. Mariusip, kayo talaga dyan sa NAIA. Problemado kayo. Problematic.